mga Seswang! I'm Jessica Absalon from Sang. Darna! So, hi mga Seswang. Good morning, good afternoon, good evening, people all over the world! So, ayan mga Seswang, welcome back to my YouTube channel! So, ayan mga Seswang, today is a very special video because today, mga Seswang, ayan, ito na talaga ang tinakdang panahon na para sa ating bonggang transformation! Darna! Slash renovation! Gusto mo yun? Gusto ko yun? Para bongga! So ayun mga Seswang, kung napapansin nyo, eh nakaano tayo? Ang tawag dito? Bathrobe ata tawag dito. Naka-bathrobe tayo. Ayun, dahil mga Seswang. Ay, kinakabahan ko yun at the same time excited ayun, sa magiging result. Ayun mga Seswang, dahil alam ko itong matagal nyo nang inaantay. Alam kong nasasaktan kayo sa tuwing sinaasar ako ng Jessica support. Jessica support. So ayun mga Seswang, kaya ngayon is magpapatuli na tayo! Okay, so ayun, no more Jessica support na talagang road to tuli na talaga ito. So ayun, oh, naka-ano na, ready na ito mga Seswang. Ayun, ready na din si Moon na maglanggas ng aking Kify. Darna! Sarap lang mga Seswang. So today mga Seswang, ayun, mag-ano tayo, magpa-renovate tayo ng ating fest. And dahil, eh napapansin namin, dahil pag nanonood na kami ng vlogs, so, parang hindi na fresh yung itsura natin. Parang marag na talaga siya. So ayun, kaya kailangan natin ang powers na nag-iisang Kuya RJ! Ayun, so hello, honey! So, ayan mga Seswang, ayan habang nagpe-prepare pa ang ating doktora, ayan, so ngayon mga Seswang, i-explain ko muna sa inyo kung ano nga ba ang gagawin sa akin, ayan, para hindi kayo ma-confuse, ayan, kung ano ba, tuli ba talaga, or anong renovation ba ng bahay. So, but before that, ayan, so hihiga na muna tayo dito sa ating maiwagang bed, ayan, habang nag-aantay sa ating NP Ordonia. Ayan, so dahil pine-prepare niya ang mga paraphernalia na gagamitin sa atin for today's video. So, ulaan niya mga Seskipay ba ito? Ay! Rosas! Charis! So, ayan, syempre mga Seswang, i-update namin kayo, ayan, day to day, ayan, ng ating results sa ating face. Ayan, so, ngayon, mag-ano muna tayo, magre-relax na muna tayo. Ayan, mag-pray-pray muna tayo, ayan, para sa sex successful operation. Babae ba ito? Ayan, yung ano muna, yung assistant nurse mo, nakakapa sa akin. Assistant nurse, dali, kapain mo na siya. Dali. Ay, bakit wala po kayong costume? Nawala eh. Gusto ko na ako kayo kasi umaga. So, ayun mga Seswang, andito din si Koji. Ayun, present siya. Saan ka pa galing, sis? Galing lang ako sa... Talipapa. Bibigin lang ako. May hinatid lang akong ulam dito. So, ayun, nagdala siya ng Jollibee. Ayun, so thank you so much, sis. Welcome, so, ipag-pray mo ako, sis, ha? Pag-pray kita na matapos na to. Patapos ito, kalokohan mo. Magi. So, ayan mga Seswang. Si Koji pala yung mag-ano sa atin. Mag-nail polish. Upasahan mo na. Upasahan pa na po, ma'am. Sarap na. So, ayan, nandito na si NP Ordonia. Ayan, dahil tapos na siyang mag-prepare ng ating mga paraphernalia na gagawin. So, ano po ba yung gagawin sa ating face? Ano, yun, ano ba yung mga ano, renovation na magagawin? But remember, it's not what I want. It's what you want. What are your problem of concerns? Siguro yung ano, matanda. Old face. Parang yung wrinkles ko din. Tapos parang medyo rough na siya. Fine wrinkles, texture, hyperpigmentation. So, the treatment of choice that I would push for Jessica would be a PRP microneedling, which helps with fine lines and wrinkles, hyperpigmentation, as well as... Natawa ako sa mata niya. Darna! Na-distract sa mata ko. So ayun, carry lang. Nahirap pala ito. This is so hard, honey. I wanna quit my job. Okay guys, so Jessica's areas of concern include fine wrinkles, hyperpigmentation, and acne scars. And the treatment of choice for this areas of concerns would be platelet-rich plasma via microneedling. So what we would do in this situation is that we create micro-trauma to the skin
in the hopes that, well, in theory, it will improve collagen induction and will help with hyperpigmentation, discoloration, and those pitted scarring. Sometimes you might need more than 2 to 3 sessions to achieve full benefits of PRP, but that would be individualized based on client needs. And I thank you. Okay, are you ready? Aba, syempre po. Hala, go na. Go na. Let's go. So ayan mga seswa, ngayon is nilalagyan ako ni NP Ordonia ng anesthesia and topical anesthesia. Ayun, para mamaya kapag tinaraktarak na tayo ng mga needle dyan is wala na tayong maramdaman. Pero meron pa din daw, sabi niya. Yeah. Just a little bit. A little bit. Just helps to dull the pain. Para hindi lang masyado masakit. Mabawasan lang yung pain. And that's gonna stay on your face for 20 minutes. To 30 minutes. Tapos nalagyan din po siya ng ano, yung plastic pa yun. So ayun mga seswang, basically ang gagawin sa atin is yung PRP microneedling, also known as a vampire diaries. Vampire facials. Oh, kaya tinawag na vampire kasi merong ipapahid sa atin na ano, dugo natin. Tapos pag naamoy tayo ng vampire, ano, bulin tayo niyan. So ngayon naman mga seswang is nilalagyan ng cling wrap ang ating fez. Ayan, yung parang katulad lang din sa mga buhok, like yung mga binababad-babad, and para mas okay yung ano, kapit ng ating anesthesia. Tsaka para wala din malaglag ng mga ano, eksena. Just to like babad, to like, you know, to help absorb. Parang naramdam ko umiinit na siya. Ayan, perfect yan. Parang katulad lang din yung sa ano, yung buhok, like kunyari may parang binababad, tapos kailangan mo lang siyang takpan ng cling wrap or anything. Para mas ma-absorb. Para mas ma-absorb ang anesthesia. As part of the treatment plan, and while we're waiting for the topical anesthesia to kick in, we'll be starting to draw Jessica's blood, and we will hook her up with some intravenous infusion of vitamin C, glutathione, and N-acetylcysteine, which is a known antioxidant and, of course, skin brightening solution. So, ayan ngayon, mga seswang, ayan, so kukuha na ako ng dugo, ayan, tapos yung sa dugo na yun, ang kukunin lang is yung plasma, tapos ilalagay dito sa centrifuge. Ayan. Centrifuge. Ayan, tapos yun yung i-ano sa face natin, kagawing ba tawag ng panghilamos? Ay, ano ba yun? Yung iyaano sa mukha? Use it as a slide. Ayun. Gagawin daw siyang ano, slide. Sliding door. Charot. Hindi, yun yung gagamitin. Kumbaga parang oil na gagamitin. Yun yung plasma na para bongga na. I'm gonna go ahead and focus here. Take a deep breath. Good. Ayan. Bongga, honey. Babae. Lalaki. The boy! Oh my God, congratulations, no! Aray, honey. Ayan na siya. Ang color ketchup. Ketchup. This is what a whole blood would look like after obtaining it from Jessica. We'll then load it to the centrifuge machine as per our protocol, and to help extract the plasma. After centrifuging the blood, this is what it would look like. The top part is your plasma, in which we will use for this procedure to help rejuvenate the skin.
another one. Kidding, no. And there she is. I'm kidding. The red, we don't. Okay? The red is your red blood cells. The yellow part and the pink part is platelet. So the top part is normally platelet poor plasma. The one in the middle is the platelet rich plasma. Okay? And that's what we need to induce collagen production. Alright guys, so now that Jessica's adequately anesthetized with our topical anesthesia, we're now able to start the procedure. So on my left hand here, it's a PRP with salmon sperm to just help rejuvenate the skin. And this is a Health Canada approved device for microneedling. On her forehead, we'll be using about 0.5 to 1 millimeter depth. And on her mid cheek and areas where it's thicker, we may be able to use deeper depth, up to 2 millimeters. And also in the areas where there's more scarring, hyperpigmentation, that would require extra detailed attention, then we'll be using a deeper depth. Okay, are you ready? So first we'll use the PRP with salmon sperm as a glide on the skin, and we'll be using the microneedling pen over the areas to be treated. Mild discomfort may occur, but the hope is Jessica's been adequately anesthetized, so hopefully she'll feel a lot less painful than not having an anesthetic. So we'll start with the procedure. Okay, so I'll use this as a slide. Ay, bongga. May karayom din yun siya. Mm-hmm. Parang naramdaman ko yun. Aray! Mami, aray! Hari! My God! I feel it! We'll do 0.5. Okay, let's try this one. Sa noo. Ay, yeah, sa noo. Honey, there'll be no less than this. Try to so let's see. Mm-hmm. The benefits. Mm-hmm. I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day again. All right, so in this area where Jessica has unfortunately developed some pitted scarring, we will be using a depth of up to 1.75 to 2 millimeter, just to help get down to that those scar tissues to help rejuvenate and flatten the scarring. Is this really happening?
Okay, so following the procedure, we recommend clients to follow through with the PSA post-procedure kit, which includes facial wash, hyaluronic acid cream, and a moisturizer. So ayun mga seswang, napanood yun naman yung ginawang procedure sa aking fest. Mga seswang, yun ay ang tinatawag na PRP, microneedling for skin rejuvenation. And dahil napansin din ni Kuya RJ na yung aking fest is may mga dark spots and may mga dead skin. And dahil sobrang rough-rough ng aking fest talaga kasi hindi ako mahilig talaga mag-skincare. And hindi rin ako mahilig magpahid ng mga sunscreen. Gawa yan, tignan mo dahil nagtuturtur nga kami. Medyo nag-dry-dry ang aking fans and puro sabon lang. As in, parang yung digong nagsasabon, naghilamos lang, ganun lang. And hindi rin ako mahilig din madalas maghilamos. Kaya siguro ganun yung aking fans. And super thankful. And kay Girl RJ dahil in yung ating fans. And ayun mga seswang, today is ang aming pang fifth day. And before yung aming ginawang procedure. And ayun, kung napapansin yung mga seswang, may redness pa. Napapansin nyo ba? Ayan, may redness. Is kung napapansin nyo, medyo kumilis yung ating noo, di ba? Sinaw kaayo, di ba? Pwede magkarakros dito. Pwede magtago-taguan. Ayan, sa sobrang kinis. And ayun nga mga seswang, dahil ang dami ding nag comment ayan sa aming last vlog. Ayan, regarding doon sa fest ni mo, ayan sa neck ni mo, ayan dahil may mga iba't ibang mga sakit na naglipa sa comment section doon. Ayan, dahil hindi din kasi namin siya mga seswang na i-vlog. Ayan yung procedure na yung kay mo. But ayan, tatawagin natin si mo ayan, para siya ang magpaliwanag sa inyo. Ayan, so let's go na mo. Pasok! Ayan, dito ka na magpaliwanag, hindi sa presento. Cherries! Ayan, dito na, girl. Hiningal ako doon, be. Ayan, dahil yung aking pest is microneedling. Ah, diba? Gusto mo yon? So, PRP, parang kasi may blood din kasi yung plasma yung ginamit sa akin. And, okay. Ay, taray, bakit pakaganyan ka naman? Deng! Wala lang. Magi. Ano yan siya? Reveal. Reveal yourself! Parang yung, yung screen naka-ano. Malaki yung dito. Na-OC ako sa screen mo, dahil. Ay, si OC naman. Ayan, okay. Parang ako naman ang OC. Tanggalin mo yun. Okay, 1, 2, 3. Hoy, dali mo. Ang dami kasi nag-worry. 1, 2, 3. Ayan na. Ganun pa rin naman ako. Nagagalo ko na guys yung leeg ko. Oo, ngayon is dahil nga pang limang araw na. Yeah, pang fifth day. Mm-hmm. Yan. So actually, hindi lang namin sinama yung procedure na yun. So before kasi i-PRP si Mo, ako muna yung na-PRP. Na-PRP din ako guys eh. Mm-hmm. So, medyo may pula-pula pa onte yung mukha namin. And then after nun is nag-undergo ako ng ng lipolysis. Tama na. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. My head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. So yun guys, para ma-clear lang lahat, ayan, sa mga sakit na naglipa na after namin i-upload yung unboxing ng binili naming mga bags. Nagulat kasi nagulat din ako sa mga comment nila guys. So may mga nagsabi na magpa-check up daw, sobrang bilis daw ng paglaki daw ng
ng double chin ko, parang nawiwirduhan daw sila. Parang may ganun, tumaba ka. Tumaba, nagka-thyroid, ano pa ba yung mga sakit na lumabas doon? Obese, ganun. So, ayun po, just to be clear and para at least hindi kayo mag-worry guys, actually ako nag-undergo ng lipolysis. Chemical fat, para pagtanggal yun ng ano, no? Para matanggal yung fats mo. Oo, para matanggal yung fats under my chin. So, ayan. Clear tayo din guys ha. So, wala akong sakit. You know? Yun, so. And ngayon kasi mga Seswang, ay nagagalaw niya ni yung kanyang ano, leeg. Mm-hmm. Eh yung kasing vlog na yun is medyo bago-bago pa kasi siya i-inject-inject or kung ano man yung ginawa sa kanya. Kaya medyo malaki yung ano, anong English nung nagmaga? Nag-swollen. Ayun, kaya bongga yung swollen that time. Swollen. So, swollen. Swollen. Namaga na lang kasi. Basta borong bongga. Bongga yung maga noon. At saka may time pa na parang hindi niya magalaw talaga sa sobrang maga. So as in pag mag-move siya, like kunyari tawagin siya sa likod mo, gaganyan siya, kasama na yung katawan. Kasi medyo ano pa, bago-bago pa. And ngayon, tignan parang nyo, ano yun, medyo nag-ano na siya, humupa na. Yeah. And nagagalaw-galaw niya na, move-move na niya ng maayos ang kanyang leeg. Malaki pa to guys, nung ano, as in sobra, parang doble, no? Doble nung first day yon, after ng, di ba, kahapon, tapos ngayon namin, first full day nung ano yon, nag-shoot kami nung sa bag, kaya siguro na pansin niya na sobrang laki. Pero ngayon guys, nauna talaga nahihirapan ako sa ano, sa pagliko-liko, even pagtulog, sobrang hirap, kasi sobrang laki nito. Ayan, may mga pictures kasi pa, oo. Yan, so may mga pictures akong i-flash dan. Pero ngayon yan, unti-unti na siyang umiimpis. So, oh, ayan. So, lipolysis ang ginawa. Diba? Tito Bax? Yeah. Yun. So, even si Honey, ayan, makikita nyo yan. Si Honey, matagal na yung suki niya ni Kuya RJ. Ayan, before yung kanyang mukha. Kung gusto nyo before and after, comment down below. Pakita natin sa next vlog kung gusto niyo makita yung before and after before ni Honey. So ayan, wala namang problema na magpa-enhance. Ayan. Kahit pa paano, 'di ba? Kahit hindi naman ayaw namin kasi mga surgery na ano na mga gano-gano. Operation. So ayan, at least non-surgical lang siya, guys. Meron pa rin, no? Ayun, awkward na eh. Awkward talaga siya. Kahit ako nung ano, nung first time talaga, sabi ko, ano ba itong pinasok kong ano na to? Kalukuhan na to. Nagulat kami. Pati ako kasi first time namin nga mag-experience na ganun, yung maga-maga. Medyo nag-worry kami. Pero dahil nga, first time namin yun. Pero ayun, nakikita naman namin yung result. Yeah. Ayun, medyo nag-ano, umiimpis-impis na siya. And ayun, pasabog. Ayun, no? Kita na yung buto mo, be. Totoo ba? Buto mo sa liig. Ito na jawline. Yan. So, iimpis pa siya in due time. Ang ano niya is warm yung ano, pakiramdam nito. Ayan. Kasi parang tinutunaw niya yung ano, yung taba sa liig. So, ayun. Swerte kami dahil may pinsan akong ganon. Ayan na nagwo-work sa aesthetic. And, yan. Kung interesado kayo guys, di ba? So, interesado kayo. Ayan. Kontakin nyo lang yan or kontakin nyo na lang ako direct. Direct message. Magpa-appointment kayo sa kanya. Bigyan namin ng discount. Bigyan din namin ng ano, yellow. Ano yun? Maging na gano'n. Yellow. Wala lang. So, ayan. Again, guys. Tama na ang inyong haka-haka na magpa-check up. Wala tayong sakit kundi nag-undergo kasi tayo ng lipolysis. May nagulat lang kasi sila kasi nung before yung nga yung unboxing kami-kami, okay pa yung itsura mo noon. Tapos bilang nag-upload tayo, tapos bilang ganun nakalaki agad yung itsura. So, syempre, siguro nagulat na lang din sila. And hindi rin naman namin kayo masisisi kasi hindi namin kasi nailabas agad yung vlog. And dahil meron lang kaming inunang vlog, kumaga parang siguro next na natin to ilabas kasi parang hindi pa siya na-continuous. Hindi pa masyado natapos yung vlog. So, kung ano yung parang available na vlog na medyo okay na, ready to edit na, yun na yung kumbaga inuna na namin na i-upload. So, kumbaga parang hindi siya talaga na sunod-sunod ng maayos. Totoo. At saka, ito yun para may information lang kayo guys. Para alam nyo kung ba't ako nagpa-lipolysis. Parang ganito siya. Tignan mo. Normal. Ibaba mo.
Ibaba mo, huwag mo masyadong igun. Hindi, parang ano lang. Hindi. Ay. Ayan. So, ito yung parang tinanggal sa akin. Yung ganyan. Yung itong double chin eh. In other words, double chin. So, yan yung gustong i-achieve na tatanggalin. So, ayan. Ngayon is swollen pa nga siya and then warm yung pakiramdam niya. Pero, unti-unti yan gagano yun eh. Hanggang dito. Magi-magi. Yeah, pasok ko nga dito, Tita Mar. Honey, dali. Let's go, honey. Ito ang ano, proven and tested na ano. Okay. Magtakip ka. Ang suso ka. Ang suso, Marlos. Ayun, honey. Go, honey. Show it to the mga seswang. Oh, ayan, mga seswang. Ayan, mga seswang. Ang best, okay, ito yung ating ano model. So, ayan, ito. Is natanggal na yung kanyang double chin. Before mga seswang is para siyang merong belt bag ditong dadala. Ayan, lahat ng mga kinain niya dito pumunta. Pero ayan, dahil nga merong kaming ayan, relatives na magaling. O, pak, tignan nyo. Hugis bigas, pwede na isain. O, pak, ganda ko ayo. Pak, medyo baho lang. Dana! Ayun, nalasing na si Ani. Hmm. Ani, nakita na yung kongkong mo, Ani. Kinkin pa. Yeah. So, siya ang ano, ang living testimony. Living testimony na, ayan, effective yung ganong procedure. Yeah, yung lipolysis. So, si Mo, soon, magpapaganyan. Actually, dapat ganyan okay, din yung ano gagawin sa akin kaso yun nga in tinignan ko muna yung results sa kanya tapos yung nakita ko sa parang gusto ko next time na lang dahil na everyday upload kami ay baka biglang malokang ang laki na agad ng gento ko ganito ganyan so kapag parang di pa ko ready baka hindi ako makapag vlog maka-absent tayo ng bongga hindi para at least oh in case na may mapansin kayong lumaki sa kanya alam yun na kung anong nangyari kung anong procedure oh, kasi diba, may vlog na namin so ayun first day after actually nung ano nung pag-inject kasi mabilis lang eh parang 30 minutes lang ang nangyari na pag ano ng procedure na yun. 30 minutes lang, I don't know kung meron akong video diyan basta more an injection siya, injectable. And then kinagabihan nag-swollen na talaga siya, init talaga ng lumaki. Kita na agad namin. The next day, full day, sobrang laki, as in manas. Manas to guys. Ewan ko kung may mga pictures pa ako even hanggang dito oh. Yan, ngayon nag-flatten na. Medyo may pagkaano pa, magpagka-maga pa siya. Fresh pa. Mm-mm. So, ayan. And then second day, ayun unti-unti na sabi ko, "Ba, magagalaw ko na 'yung ano." Ayun oh, ayun guys oh. 'Di ba? Napansin ko din 'yun habang ine-edit ko 'yung ano, 'yung hindi video, na sabi ko, mapapansin talaga 'to ng mata. Pero ayun, nagagalaw ko na siya, guys. Pero nung first second day, hindi talaga hirap talaga. So, ayun lang naman guys. Yeah. I hope na nasagot namin yung ano, yung mga katanungan nyo. Mm-hmm. Alam ko nag-aalala po kayo diyan. Pero thank you so much. Na appreciate po namin yung mga concern nyo po diyan sa baba and I mean there's nothing wrong naman sa pagpapa-enhance siguro. Enhancement ba yung tawag dito? I think so. Yeah, or reduction of ano, pots. Renovation. Renovation. So, wala naman po sigurong problema ayan sa pag-ano, pagtanggal ng pots na ganyan. So, hindi naman siya major ano talaga. Renovation na surgery. And then guys, actually hindi pa to fully healed. Ayan. So, i-update ko kayo time to time. Siguro mapapansin niyo din naman yung sa mga vlog na i-upload namin kasi ano na, real time na yung mga susunod naming mga upload. So, mapapansin nyo na yung pag-impis nitong ano na to, bullfrog face. So, time to time i-update namin kayo, makikita nyo na yung ano, transformation natin yun. Kung merong matatransform, di ba? Yes. If you like this video, mga seswang, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video namin. And don't forget to subscribe YouTube channel, Jessica Absalon. And see you guys in our next video. Bye. Ayan, so guys, kung interesado kayo, Botox, Lipo, at kung ano pang enhancement sa face nyo, message nyo lang ako. Ayan, sa nose. Ilong din pala. Nose lifting. Basta lahat ng kung ano gusto nyong ipagawa. Filler. Pouty lips. Lahat na all over the world, all over the face. And bone relocation.
na! Cheers! Yes. So, ayan, bye mga seswa. Spread love, don't hate. Bye!